Ano Kasi yung mga tradisyon yung o mga paano? Pilipino, pag nandun yung sa ibang bansa, mabait yan. Correct, totoo They yan. They are very disciplined and they follow the law. Mm-hmm. But dito sa Pilipinas, I don't know. May iba, okay lang, wala kasing pulis eh. Correct, oo. Oh, okay, walang pulis, hala, pala. Bakit ang si mayor? Si mayor parating. Ay, sandali ho. Parang ganun. So, it's just a matter of implementing the law. Mm-hmm. And kailangan natin, hindi lang kasi batas ang kailangan natin para magbago ang isang individual. Isang bayan. Hindi. Yung pagbabago, mag-start yan sa aling sarili. Of course. Hindi yan sa batas. Mm-mm. Yung batas, I don't know bakit may kailangan pang batas sa abo sa pila. Mm-mm. I think it's in our discipline dapat yan. Init eh. Na dapat. Tama yung sinabi ng attorney. Kasi hindi naman ang batas ang sumusunod sa atin. Oh. Dapat, tayo ang susunod sa batas. Oh, correct, yan. So, exactly. Kung bakit ba na may batas ng ganito? Mm-mm. I think, ibig sabihin na walang modo ang mga Pilipino? Mm-hmm. Siguro ang I just forgot ko sino yung nag-propose ito pero siguro nakaranas siya attorney kaya itong si congressman nakaranas na may sumingit sa pila niya kaya siguro ay teka ano ba to ha may pasaway dito gagawang kuha ng bill to siguro ganun or maybe kasi marami na rin ito aminin na natin no lalo na yung mga kabataan ngayon marami na rin talaga kasi ang mga pasaway na kabataan na they think higher than the law ganyan yan madalas so, kaya siguro naisip ay teka nga parang kailangan but natin this is mag-ganyan. A 2014 bill mm-mm. Until now today so that's 3 years na 3 years no? Na wala pa so under discussion pa yan mm-mm. So I don't know kung ma-approve ba ito kasi para sa akin hindi kailangan ng batas so do you think attorney it's a waste of time it's pa? Hindi kailangan ng batas sa ganitong kaso. Oo, hindi kailangan ng batas. Ang kailangan natin, discipline. Mm-hmm. Discipline, ipasok natin sa kultura natin na kailangan kang pumila. Mm-hmm. Huwag kang manggulo dyan. Kasi kung pasingit-singit doon, magkagulo doon. Mm-hmm. So it's a matter of our culture. Mm-hmm. So, para sa akin, hindi na kailangan ng batas. It's properly to teach. For example, doon pa lang sa grade 1, bata pa lang, lang tutuan paano pumila, mm-mm. ano yung magandang asal. So yun. So yun ang kailangan natin. At think it's a matter na ipasok sa utak natin na dapat discipline tayo, dapat mag yung pagbabago na sa atin, mm-mm. hindi sa batas. Mm-mm. Diba kailangan pa ng batas? Mm-mm. Ibig sabihin, kung walang batas, okay lang? Exactly. Hindi ba kasi bawal sa walang nakalagay sa batas, sige, okay lang palang gawin natin yan? May batas o wala, dapat kang pumila. Dapat you have to discipline yourself. Mm-hmm. For example, dahil walang batas, sige, bawal ang pila, gusto ko mauna kasi nagugutom ako. Mm-hmm. Yun ba yun? So it means, kailangan ba natin ng batas to change? Kailangan ba natin ng batas na i-discipline ng ating sarili? Mm-hmm. Ang batas, you have to define what is the law. Ano ba itong batas? Ang batas ba ginagawa para sa baguhin natin ang ating kultura? Hindi. Mm-hmm. Ano ba sabi ng batas? Okay, this is a definition under Spanish civilist Sanchez Roman. Ano bang sinabi ni Sanchez Roman? The greatest Spanish civilist. Law, ang batas, is a rule of conduct. Rule of conduct, just and obligatory. It is fair and reasonable, passed by a legitimate authority for common good. For common good. Ang ibig sabihin doon, ang batas, rule of conduct yan. Ibig sabihin, para i-regulate yung ating conduct. Mm-hmm. Pero kahit na walang, kailangan ba i-regulate ang conduct natin kung alam naman natin anong good, anong bad? Mm-hmm. Ha, di ba? For example, ito lang, sa restaurant, di ba? Restaurant. Mm-hmm. Kung gutom ka, is it an excuse na palisin mo yung tao dyan kasi nagugutom ka? Gusto kang una sa pila? Kailangan ba ng batas? Uh-huh. Or di ba parang ganun? Parang it's a matter of life and death for example, ba yan? Kailangan bang batas na pag kailangan kang kumain kasi nagugutom ka? Wala. Actually, wala naman. Di ba? It's a matter of natural law. Pag gutom ka, kain ka. Hindi ibig sabihin pag gutom ka, excuse ka, dapat yung nakapila dyan, alis kayo dyan kasi nagugutom ako. Oo, dahil mas nagugutom ako. Ganun, bawal so, yan. Okay, naisip niya. Kasi yun ang paborito kong pagkain, nandito. It's a matter of common sense. It's a matter of fairness. Hindi kailangan ng batas for sa pilang-pilang ganun. I don't know, in other countries, wala akong narinig na may bawal ang sumingit sa pila. Mm-hmm. It's in their culture to be courteous. Mm-hmm. It's in their culture to be disciplined. Mm-hmm. So, hindi ang batas ang mga ganitong bagay. Mm-hmm. Okay? Kasi every person, tayong lahat, may obligation tayo sa ating bansa. Mm-hmm.
advice, please call me landline within Metro Manila 209-6203. I repeat po, 209-6203, or pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber, WeChat, WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 or 0932-885-6203. I repeat po, 0932-885-6203. Please like, subscribe, and share my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. I repeat po, facebook.com/MarkTolentinoLaw. And of course, my YouTube page sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Thank you po.